Kasi syempre nagla-live stream tayo every day or every night. And then after nung inyong speech sa Davao and Cebu, sumobra talaga yung ano, yung clamor ng tao. Kasi tungkol sa iyo, no? Kasi si PRRD, alam naman natin, may edad na siya. And feeling ng mga Pilipino, late na siya na napakinabangan ng mga Pilipino in terms of yung mga policies niya. Hindi naman natin siya pwedeng i-extend. So naghahanap sila, actually yun ang benchmark nila of leadership. And nung narinig nila yung stand mo regarding PI doon sa mga speeches mo, yung mga tao talagang nakita nila na ikaw yata yung susunod sa tatay mo, or at least marami sa mga traits nung nagustuhan nila sa tatay mo ay nakikita nila sa iyo. Do you think open ka dun sa possibility na mag-nationals? Hindi siguro. Wala. For now. Wala talaga. Malayo. Malayo. Bakit po? Walang gusto. Hindi gusto. Okay naman ako sa Davao. Ayoko na mas malaking sakit sa ulo. Dito na tama na to. Marami pang improvements na pwedeng gawin dito sa lugar ko. Kaya, hindi ko ano. Saka, puro away lang yung abutin ko dyan sa Senado. Kung sa Senado, wala yan. Puro away lang. Kailangan kung... Eh, paano, Mayor, kung pilitin kayo ng, ano, ng tao talaga? Kasi, actually, kagabi nga po, kasama namin yung father niyo po, talaga siya, medyo gusto niya nang mag-retire. Talagang retire na. Kaya lang, talagang ano kami rin, personally, gusto namin ipagpatuloy yung legacy niya, which is nakikita ng tao sa inyo yun. Kung pilitin kayo na magkaroon ng panawagan na tumakbo sa Senado, hindi niyo po ba i-consider yun? Wala talaga. Hindi, ayaw ko. Hindi, sabihin ko na lang ayaw ko. Sabihin ko na lang ayaw ko, pero wala man akong, hindi ko man din kontrolado yung mga nasa ano iniisip nyo. Pero ako, personally, ayaw ko talaga. Okay na ako, kasi Manila, kung punta pa ako doon ako magtrabaho, dalhin ko pa yung pamilya ko doon. Diba? Hassle na yun eh. Nandito yung bahay ko sa Davao eh. Tsaka malaki yung scope talaga ng senator. Tapos kung isipin mo anong amount ng time na ibibigay mo, ano yung serious matter yun. Ayun lang, kasi ayaw ko magsalita. Pero diba, depende yun kung ano yung treatment mo sa trabaho mo. Sa ngayon nga, mayor lang ako. 36 years old ako, pero puro na puti yung buhok ko dito. Malaki yan. Marami pa namang iba dyan. Kailangan lang talaga magsalita lang talaga sila, mag-speak up sila, and kailangan commitment talaga kung ano yung tama. Kailangan lagi, ikaw, elected official ka, progressive ka dapat. Iniisip mo anong pwedeng baguhin tsaka improve lagi. Araw-araw yan. Pagising mo, magkita mo mali, ayusin mo. Kailangan kumilos talaga kayo. Kailangan kumilos yung mga tao. Hindi lang din yung elected official, but also the people themselves. Kailangan magkaroon tayo ng ganong klaseng, you know, mindset. Yeah. Lahat tayo dapat mag-agree sa ganon. Kaya kung senador, wala man akong gulo. Ang gulo. What about higher than senator? Malabo na yan. Malabo naman siguro yan. Hindi ko makita. Yung kapatid ko, si Vice President naman yan. Pero... kasi... Sana wag. So ikaw din po personally, if si Inday will have the opportunity for to run for ano, presidency, kung ikaw, gusto mo siyang maging presidente or tumakbo? Pwede. Pwede. Pero nasa kanya yun. Pero pwede. Pwede yan. Magaling man yan si ang kapatid ko. Magaling yan. In fact, pag upo ko dito as mayor, lahat yan nakaano na. Parang, may system na. Sinusustain ko na lang.
tapos mga konting mga improvements, kung ano makita po, ganun lang.